paragraph 43. Kaya kung tayo ay nagsisikap na sumunod sa mensahe ng kapanahunan, o kaya kahit na bahagi ito lamang ng mensahe, lagi dapat tayong namumuhay sa buhay ni Kristo. Di tayo? Pagkat kung hindi, at paihiga ka lang at malalaman mo ang mga bagay na ito na dapat mong gawin, at pagkatapos ay hindi mo ginagawa, ang sabi ng Biblia, sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi niya ginagawa, ito ay kasalanan sa kanya. At ikaw ay rurupok at mabubulok kapag ikaw ay nakahiwalay sa buhay ng Diyos. Kaya pagsikapan niyo ng lubusin na kayo ay makapanatili sa buhay ni Kristo upang kayo'y maging mabunga. Paragraph 44, nakikita natin ang kapanahon ng ito na pinagubuhayan natin. Isa ito sa mga kapanahonang pinakadakila sa lahat ng kapanahonan. Ang kapanahonan ng Iglesia ng Laodicea, ito ang pinakadakila sa lahat ng mga kapanahonan ng Iglesia, sapagkat ito ang pagtatapos ng panahon at unti-unti ng papasok ng eternidad. At gayon din, ito ang pinakamakasalanang kapanahonan. Mas marami ang makasalanan sa kapanahonan ito kaysa mga nagdaang panahon. At ang mga pangyarihan sa tanas ay mas maraming ulit na mas mahirap labanan kaysa anumang kapanahonan tayo. So mga kapatid, kung hindi tayo makikipag-usap araw-araw sa ating Diyos at hihingi ng guidance, ang much more sa ating anak, nakaharap niya na araw-araw. Hindi niya siya matalos, hindi niya siya mabigyan ng guidance. Tuloy po tayo. Paragraph 45. Eto, noon ng unang kapanahonan, ang isang Kristiyano ay maaaring mapugutan ng ulo dahil sa kanilang paghahayag na kay Kristo siya. Maaari siyang patayin at hindi na maghihirap at kumanaw na upang makatagpo na niya kaagad ang Diyos. Ngunit ngayon, ang kaaway ay pumasok sa pangalan ng Iglesia at nakadaya nito. Ito ay isang dakilang kapanahunan ng pandaraya ng kailan. Sinasabi nito ni Kristo na dadayain nito ang pinakahirap kung maaari lamang. Di tayo. At alalahanin ang mungusap si Kristo tungkol sa isang bayang hinirap para sa huling araw, kita yung dadayanin ito ang pinakahirap kung maaari lamang sa hawig na kahawig. Simple pandadaya sa loob ng pamilya. Hindi prime time yun. Tulad ng nakaraang linggo, sabi sa akin ng ating kapatid ng si Brother Francis, session tayo. Kaya puntahan mo si kayo ni Brother Lito ang kanyang pamilya. Bakit ko? Eh, inaabot na po kayo ng panonood ng TV na daling araw na. Lumalaban yung aking laman, no? Lumalaban. Paglabas ko dyan, isa pala yun, mga kapatid. Isa pala yun sinasabi ng aking Diyos, ng ating Diyos. Kung ikaw lang ang ililigtas ko at hindi mo isama ang pamilya, hindi ko pangyayari naman. Kita nyo? May magagawa pala tayo, no? Nauubos pala yung oras natin kasama natin ang pamilya. Bakit hindi kaya natin ubusin ang ating oras hanggang natukin tayo, no? Nakasama natin ang ating pamilya na nakipag-share tayo sa bawat isa. Ito yung pinakamabangon sa mga handog natin sa Diyos. Amen? Hallelujah. Purihin ng Diyos na meron sa ating kapatid na nagpapaalala sa mga oras ng ating mga kalumbayan, no? Lord! Okay. Tuloy po tayo. In Laodicea, the co-creator of Jesus Christ is the bride of our family. Amen? Amen po ba? Yes. Kasi kung hindi natin tutulungan ang ating Panginoong Jesus para magtagumpay ang mga ibang bride, ay hindi na tayo tawagin po po ito. Amen? We believe we are living in the last days. Ito po yun eh. Kaya po tayo nagiging naipit ngayon sa ating pamilya. Kasi tayo naniniwala na ngayon ay last days na talaga. No? Hindi tayo naniniwala, no, na magtatagal pa ang mga ibang. Kaya naman natin tawagin tayo yung isang masamang alipin, no? Matthew, sabi ng isang alipin, magtatagal pa ang mga ibang. Anong tawag sa kanya? Masamang alipin, no? Kaya tayo lagi naghahanda. Kasi tayo nililip na iiwanan natin ang mundo ito. Hinahanda na tayo ng ating Diyos para sa rapture. Amen? Hallelujah.
In Malakay 4:5-6, let's read. Tulungan po natin na buksan na ating Bible at makabasa natin sa ating Bible. Malakay chapter 4 verse 5-6. Hallelujah. Okay, brother. Okay, brother. Mga brother. Pagbabalik ang puso ng mga ama sa mga anak at ang puso ng mga anak na kanilang mga magulang baka ako'y dumating at saktan ang o ang lupa sa sumpa ng sumpa. Hallelujah. Chapter 4, verse 5 and 6. Yung 5 muna kayo sa masaya. Yung 5, narito ang susugurin sa inyo si Elias, na propeta bago dumating ang dakila at kagalabilabot na karawan ng Panginoon. Hallelujah. Okay, question tayo ngayon. Sino si Elias niya sa panahonan? Brother, sino si Elias sa kapanahonan niya? Hallelujah. Church. Amen? Verse 6, at kanyang pagbabaliging loob ang mga puso ng mga ama sa mga anak. Okay. Ito po yung hindi natin nakikita. Sa church, ang iniisip po kasi natin ay makapag-lingkod sa Diyos. Amen? Amen naman po yan. Amen po, di ba? Amen. Amen. Pero ang nandito lang ba? Kasi paglabas natin, kasama natin ang aming mga anak eh. Amen? Ang ating loved ones, ang ating mga kapatid, di ba? Kasama natin eh. Okay. Tuloy po tayo. At ang puso ng mga anak sa kanilang mga magulang, baka ako'y dumating at saktan po ang lupa ng sulta. Okay. Sa Malakay 4:5-6 na binasa natin, in verse 5, the forerunners, yung overcomer, tayo yun, no? Yung church. In verse 6, the father is the parents who manage his own house. Hindi lang tayo dito sa loob ng church, no? Na disiplinahin natin ang ating anak. Kita nyo, ang ganda, no? Ako ang mga bata, ang ating mga young, mga adults, no? At talakayin din natin mga kay Yasin. Okay. Yung nagmamanage sa kanyang bahay. In Jeremiah says, but as for me and my house, we shall dwell. Jeremiah ay parent. First parent is much first overcomer. Kailangan matutunan muna ng magulang kung paano maging magulang siya. No? Maging paano maging parent siya. Kasi ang naging problema kasi, in-exercise lang natin kung paano maging lupa sa Diyos. No? Nag-individual. Sabi nga natin, nasa last page na tayo. Tutungo na tayo sa perfection. Nabalaki tayo sa sanctification ng kabahan lang. Nabalaki tayo sa mensahe na tinanggap natin sa mensahe ngayon. Ito nga yung bumukur sa ating laman. No? Kaya kung hindi tayo makikinig dito sa mensahe sa kapanahonan, darating nga kasi nasabi ng verses. No? Baka dumating. Sasaktan yung mga. Okay, tuloy po tayo. First parents must first overcome. In this last age, we have to be like Noah. Si Noah, no? Kung makikita nyo na napakabigat na binigay sa kanya ng trabaho ng mahalapang Diyos. No? Pero, but before that, nakita kasi ng Diyos, itong si Noah, siya lang ang nakita ng Diyos na perfect in that time, no? Siya lang ang pwedeng gamitin ng Diyos, no? In that time. Pero, yung time na yun, kung hindi siya susunod sa Diyos, katulad natin mga kapatid. Isipin niyo, ang bawat isa rito ng tatay o nanay, ikaw si Noah. No? Ako si Noah.
yung mensahe na mapanahunan natin ngayon, PPA, Step Up Record, yun ba ay isang poste na puputulin mo at bibitbitin mo patungo papuntang sa bundok para mag-uupo ang isang hati. How much more nandito tayo ngayon sa inyong harapan ng inyong mga tao? Araw-araw ninyo kasama. Yun po yun. Yun po yung puno na yun, na tinumbay nyo. Yun din ang puno na pinagpakuhan sa ating mahalang Panginoon na bibitbit natin. Kinata natin kanina, di ba? Take up the cross, di ba? Amen? Yung bibitbit na yun natin ngayon, yung pamilya natin. Kaya kung hindi natin ito sisigapin mga akit sa bundok para maging ako, makapagin yung sinabi sa akin ng mga alam Panginoon yung sahay sa akin. Kung ikaw lang ililigtas ko, kung ako lang daw ang ililigtas, hindi ko sa mga aking pamilya, hindi ko pangyayari. Malinaw mga kapatid. Kaya ako ay halos tumulo na po yung sikap ko, hindi ko maawas. Papasalamat ako sa Diyos kahit ako'y natupulan. Hindi niya ako tinatantanan na yung pag-ibig. Pag-ibig niya yung mga kapatid. Pinapalalaan niya tayo. Patulad na nga mga kapatid natin nandito. Pag nagpapalaan din siya, pag-ibig yun. Amen? Amen. Hallelujah. Praise the Lord. In this last age, we have to be like Noah. May pagtitiis, may pagpapalaking training, no? Sa kanyang mga anak na may requirements, no? Hindi lang naman kayo nagpapalaki, no? Siyempre may binibigay kayo mga requirements yan, no? May mga training, no? Na pinatutupad na may babala sa mga anak. No? Hindi naman natin siguro na prevent for example, no? Hallelujah. Yung PTA nga, no? Not partial, no? Hindi lang minsan, no? Hindi lang ngayon. Hindi lang ngayon narinig nyo. How long ba? How long? Ilang taong bang ginawa ni Noah yung ark? 120? Days? Week? Month? O year? Nangaba, no? 120 years. Isipin nyo, hindi naman ito binanggit sa Bible eh. Pero si Noah ba mananagumpay siya kung hindi niya pinitrain ang kanyang anak, kung hindi niya binibigyan ng mga requirements kung anong gagawin niya o anak. Ito yung part mo, nagubuhatin mong puno, napuputulin mo, di ba? At kasama nito yun, bago nangyari, bago na sa yung pinto ko, may LCM na nangyari, di ba? Sabi ng magulang, sabi ng Diyos, sama mo ang mga asawa pati ang asawa. O, kita niyo, di ba? Napili nila yung karapat ipag dapat na para sa kanila. Ganon din si Noah. Ganon din tayo bawat isa rito. No? Yung mga magulang at mga nais na maging magulang. No? Hallelujah. How long to train ourselves? Alam niyo ha, yung children ka, pati tayo. Paano natin, gaano katagal natin i-train ang ating sarili? And our children. We must like Noah. Ang pagsasara sa daong ay katipo ng pagpapalaki namin sa ating mga anak na may pagkikis. Amen? At pagpapakumbaba. Siniseryohan natin ng Word of God ang ating mga anak. Ang pagbubukas ng pintuan ay katipo ng pananagumpay ng isang pamilya na makakasama ng sambayanan. Hindi lang ikaw. Ng sambayanan. Ano ba hinihintay natin? Ang hinihintay natin yung rapture. Amen? Yung pagbukas ng pintuan ng ako, ito yung vice versa ng pagbukas ng pintuan ng langit para kunin ang kanyang mga anak. Amen? Sa Genesis, sabi ng Diyos na alala niya si Noah kasi ilang taong nang lumulutang no? sa tubig yung ark. Diba? Naalala ng Diyos. Ganun din tayo mga kapatid. Kung may pagtitiis tayo sa pag-aantay ng Diyos, kasama natin ang ating mga anak. Kasama natin ang ating mga mahal sa buhay. Ang buong sambayanan. Amen? Everybody say praise the Lord! Hallelujah. Kaya kung gusto natin magtagumpay, itigil na natin ang pagre-release sa ating mga.
Okay, makasabihin sa akin ito ni Brother Jesus. Babasa ulit tayo sa quote sa Brother Jesus. Sa pananagumpay pa rin. Sa page 9, paragraph 39 hanggang 40. Ngayon, nakita natin kung gayon nalalaman natin na ito ay kapanahonan ng Laodicea. Yan po sa Laodicea, no? At nalalaman natin na ang kapanahonan ito ay nangangailangan ng isang matalas na pagsuway mula sa Diyos. Amen? Nangangailangan ito ng isang matalas na pagsuway at kapag ang ating mga ministro ay naging napakaluwang na at naging konsidido na katulad ng isang matandang lolo sa kaniyang mga apo na lahat ng ginagawa ay ayos lang sa kaniya. Tanya, patid na puso dito at sila ay sabi nga ni Brother dito, kaya lang Brother Jerry na puso. Sige, tutuloy po. At sila ay pinababayaan natin magkaroon ng kasalanan. Kasi pinukol ni Brother Branham, tutuloy mo tayo. Sige, tutuloy ni Brother Jerry. At pinababayaan natin ang sila ay magkasalanan. One time, tumayo ko rito, sabi ko, ang kasalanan ng Ama, ay kasalanan lang ng Ama. Pero na-review sa akin eh. Sabi nga ni, yung stand nga ni Sir Lisa, kasalanan ng Ama, kasalanan din ang Ama. Si David, si Absalom. Ito nyo, may consequences yun. Kaya kayo mga kapatid, tamo ko, meron akong partial na naging kasalanan, ang pagana naman yung ipin ng aking Ama. Kaya, sabi ko kay Lord, Lord, papayagan mo ba akong tumayo kanina? Ngayon, sabi ko, Lord, kung hindi ako para pagsasal, pumili ka po, pakita ko sa akin kung sino yung kapatid. Kasi meron akong nagawang kasalanan na. Pero hindi ko muna nasabihin ko, si Lord na nakakalaw sa kapatid. Pero mga kapatid, salamat sa Diyos dahil nandito ako sa harapan niyo. Dahil may gustong gawin ng Diyos sa buhay ko na hindi ko kaya gawin. Ano ba ito? Ito ang sineshare ko sa inyo mga kapatid. Actually, hindi ko naman talaga kayang gawin ito. Patakbuhan ko ang aking pamilya. Sino sa inyong kayang patakbuhin ang pamilya niya kasama yung Diyos? Sino? Amen. Kasi naman si Brother Magdela, no? Amen. Kaya nga sinabi ko kasama ang Diyos eh. Diba? Hindi natin kayang patakbuhin ang pamilya natin ang sarili natin. Amen? Marami sa kalibutan, yung mama naging milyonaryo, pero walang Diyos. May Diyos sila, pagkailangan ko lang. May Diyos sila, pagkailangan lang nila. Yun yung mga kapatid. Sabi nga ni Brother Branham, may bigay naman natin ang lahat sa atin na bahay po si kaya mama. Pero kung wala si Kristo sa atin, amen? Bali mo na. Hallelujah. Okay, tuloy po tayo. Paragraph 40. Lagi na lang natin sinasabi na ang Diyos ay isang napakabagit ng Diyos. Hanggang sa mga gusto nilang ilang palabasin ay siya lamang siyang konsentidor na lolo. Kita nyo? Ngunit hindi siya gayon. Ang Diyos hindi gayon. Isa siyang ama. At isa siyang ama ng katuwiran ng pagtutuwid. At ang pag-ibig sa tuwina ay nagtutuwid. Kita nyo? Ang pag-ibig ay nagtutuwid. Gaano man ito makasakit, ito ay nagtutuwid pa rin. Ang isang tunay na ina ay nagtutuwid sa kaniyang mga anak. Ang isang tunay na ama ay nagtutuwid. Kita nyo? Sabi sa Proverbs 21:29 verse darat and reproof. Yung pagtutuwid natin, sabi rito ni Brother Branham, kahit makasakit, no? Kasi yung pag-ibig natin sa ating anak, kasama yung pamalo, no? Kasama yung pamalo. Okay, pupuntahan ko natin mamaya. Tuloy po tayo. Hallelujah. Everyone must exercise to connect first husband and wife. Kailangan muna, kung tayo ay nakatanggap na sa Diyos,
yung mag-asawa mo na mag-usap, no? Mag-usap, counseling yung ang bawat sa'yo. Na sama na Panginoon, yung salita, ang magagay. First, husband and wife. Second, parents. Yung husband and wife, kailangan makakonekta na sa children, no? And then, yung pananagumpay nito, ito yung makikita mo, mga kapatid. Yung third, may parcel na pananagumpay. Yung third, children to parents. Hindi niyo mapapansin yung anak niyo, minsan nag-report, may tanong pa, no? Hindi ba kayo natutuwa, no? Nagtatanong na sila. Tumatakbo tayo ng may pag-iis pa papakumbaba sa harapan ng Diyos. Minsan mapapansin yun, no? Kahit hindi mo sabihin, oh, may tanong pa ba? Nagtatanong na sila. Isa pong magandang example nito na may pananagumpay na kayo, no? Ang isang pamilya sa mga bagay nito. Pero huwag mo kayong nituro, no? Always exercise. Sa Deuteronomy chapter 6, let's open our Holy Bible. Deuteronomy chapter 6 verse 6 hanggang 8. Chapter 6, verse 6, hanggang 8. Tulong-tulong tayo, buklat. Pakita natin sa ating mga anak. Deuteronomy 6, verse 6. At ang mga salitang ito na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito ay sa iyong puso. Verse 7. At iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasalitain tungkol sa kanila. Pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay at pagka ikaw ay lumalakad sa daan at pagka ikaw ay nahihiga at pagka ikaw ay bumabangon. Amen. Ba? Sabi ko kanina, kailangan yung parents, no, yung mag-asawa, mapapakausin kanino? Diyos. Nandito eh. No? Mapapakausin sa Diyos. Ngayon, kung hindi niyo kaya na intindihin yung mga kinakausin ng Diyos, pumunta kayo sa mga nakatatandang kapatiran. No? Sila yung may mga karapatang mag-counsel sa atin. Okay. Sino ba yung pinasasabihin ng Diyos dito? Yung mga bata? Hello? Sino pinasasabihin ng Diyos dito sa Deuteronomy? Yung mga bata? Amen. Siguro, sabi ako nagkakamali. Nandito kayo yung low, 65%, puro magulang. Amen? Amen. Hallelujah. Ito yun. No? Exercise nyo. Exercise natin. No? Kanina natutuwa ako eh. Kasi, pag ipo na kami na sa gate 1, biglang bumuka yung bibig ng aming sister, yung bahay. May bahay. Sabi niya, Jed, Proverbs, inisip ako. Salamat po sa halatang yun. Unconsciously, hindi niya alam, in-exercise niya ito. Amen? Yung Deuteronomy chapter 6, verse 6 and 7, in-exercise niya. Unconsciously, hindi niya alam. Bakit? Kasi yung mga dumadang panahon, tumatakbo tayo saan? Sa mensahe ng kapanahonan. Amen? Ano ba yung mensahe ng kapanahonan? Training, di ba? Like I said, gusto mo na babanggitin mo ako. Training mo lang. No? One day, magiging holy judge na kayo. Huh? Tayo pala. Hallelujah. Okay, tuloy tayo. Buksan natin yung Isaiah chapter 59, verse 21. Isaiah 59, verse 21. Pakita sa magulang, pakita sa magulang, singilin. Ngayon na lang, sa matapos po ito. Ngayon na lang yun na, singilin yung palitik. Na tayo nagahato sa mga. Tulungan niyo. Okay, saan na kayo? Yeah.
Hallelujah. Okay, babasahin ko na, ano? Ako na lang. Diyan na kayo, nakabukas na kayo. Isaiah chapter 59 verse 21. At tungkol sa akin, ito ang aming dipan sa kanila. Sabi ng Panginoon, ang aking espiritu na nasa iyo, Pires, ha? Ang aking espiritu na nasa iyo, at ang aking mga salita na inilagay ko sa iyong bibig, hindi iniwalay sa iyong bibig. Amen? Bakit hindi iwalay? Kasi kung di mo treasure sa iyong anak, sa iyong mga sambayan mo, humiwalay na. Kita nyo? Kita nyo? Kung hindi nyo ito ibubukangin yung bibig, humiwalay na yung salita ng Diyos sa iyong bibig. No? At hindi, ibig sabihin niyan, yung Espiritu ng Diyos na nasa inyo, ay patuloy yung pinapatay. No? O sa bibig man ng inyong mga lahi. No? O sa bibig man ng inyong angkan. Ng inyong lahi, sabi ng Panginoon, mula ngayon at magpakailan pa. Simula ng sinabi ito ng mga Panginoon kay Isaiah, may sinabi ba rito kay Isaiah? Hindi. Sabi, magpakailan man, no? Hanggang may tao dito sa lupa, magpakailan man, hindi iniwalay ang Espiritu ng Diyos sa akin. Hindi iniwalay ang salita ng Diyos sa ating bibig. Bakit? Pagka sinishare natin ito sa ating anak, ine-exercise natin ito araw-araw, no? Yun na yun. No? Hindi humihiwalay ang salita ng Diyos sa ating bibig. At ang Espiritu ng Diyos ay patuloy na naluwalhati sa ating bibig. Amen? Hallelujah. Salamat sa salita ng banal na salita ng Diyos. Ang inuutosan dito ng Diyos ay ang mga parents. Kaya kailangan matuto muna ang mga parents kung paano exercise ang kanyang authority. Kita nyo? Ang parents is their authority. Hindi lang kayo basta may authority magbigay ng pera sa anak niya, paaralin sila, pakainin niyo sila, ayun, huwag na lang, no? Ganun lang din para magiging ang authority niyo, no? Hallelujah. May exercise ang kanyang authority niya sa kanyang anak. Sa kanyang mga anak, at sa kanyang sambayanan. Kung paano magpapasabot at sumunod ang mahal na Panginoon, mahal na Panginoong Hesus sa kanyang ama. Ganun din dapat magpasakop ang mga magulang sa mensahe ng pagkanahon. Amen. Amen? Every day, ang mahal na Panginoon nakikipag-usap sa kanyang ama, eh, no? Ganun din, yung sinasabi ko kanina, ganun din tayo. Bawat isa sa atin na makikipag-usap sa ating ama Diyos, no? Sa ating mahal na Panginoon. And then, kasama natin ang ating ama. Yun ang ituturo natin, no? Yun ang ituturo natin sa ating anak. Yun yung pinakamabangon sa mute, no? Na makasama natin ang ating sambayan. No? From the beginning until the end, ang gusto ng Bible, hindi kayamanan. No? Sabi sa Matthew chapter 6, verse 38, seek ye first the kingdom of God. No? Hindi naman sinabi, seek ye first, no? Kung papapala, hindi. No? Pero ang consciously, pag hinanap mo siya, yung kayamanan nandiyan na. Ano ba yun? Yun yung mga kapatid, yung makasama tayo sa rapture. Yun yung kingdom na inaasahan natin. Yung pagbukas ng, sabi ko, alam, like I said kaya kanina, yung pagbukas ng taong, yung pagbukas ng pintuan namin sa rapture natin. Naalala tayo ng Diyos. Kaya sinabi yung kay Noah. Hallelujah. Tuloy po tayo. Dapat din tayo magpasakop ang mga magulang sa misaya ng papanahon. Ito kasi yung ano eh. Ito kasi yung parang ano eh, no? Parang mababaw, no? Parang, sige lang, kaya lang natin yung misay na kapanahon na nakabili sa atin. Pero hindi, may gagawin. May part tayo bawat isa. Ang mga misay natin na kapanahon ay hindi, kundi, yun, buko o tawagin na natin training. Patulad na nagpapasakop ang beloved Lord Jesus Christ sa may authority ng buhay niya. Walk in the message, meet in due season. Ito yun eh. Yung meet in due season, pag nakita natin to, talakaran natin to. Okay, let's open our Bible in Matthew chapter 24, verse 25. Matthew chapter 24, verse 45.
Okay, dyan ako ngayon. Radio 24.5. Sino nga baga ang alipin tapat? Alipin ba tayo ng Diyos? Yes. Amen. Tayo ay servant ng Diyos, no? At matalino. Wise ba tayo? Yes. Amen. Mati tayo sumagot at. Yung wise, ito po yung nakakita ng meeting Jesus. So, amen? Amen. Kasi, tignan nyo ha, meron siyang ate. Yung servant, tayo po yung una, servant, no? Naging wise tayo dahil nakita natin ang meat of decision. No? Yung message of the hour, kaya po tayo naging wise dahil sa banal na espiritu na ibinigay sa atin. Sa mga mensaheryo sa kapanahon na ito, tayo po, tayo ang nagiging forerunner na alin, tayo yung Elijah, no? Yung church, yun yung tinatawag na Master P, mga kapatid. Ito yung sinasabi sa 1 Corinthians, itibigan natin ng aral kung kung kayo, tayo lumakadun sa manalo. Mga kapatid, pwede kong sabihin ito yung out of context, context no? Pwede kong sabihin Paul, no? Pero ito po yung katotohanan eh. So, kung tayo ay servant at wise, no, makikita natin ang meat of due season. So, yung meat of due season, hindi lang tayo magpapakalalim sa ating nilalakaran sa doctrine, no? Kasi ang doctrine, parcel lang ng kaligtasin niya, no? Eh, kaya ako sinasabi ito, dahil ito po ang sinasabi sa akin ng mga Panginoon. Ito po ang, kaya po tayo naniniwala na we are living the last thing. Ang kalaban, ang Diablo, nagdodoble na, no? Hindi na nagdodoble, nag-i-triplet siya, no? Ultimong hinirang kalayaan, sabi niya sa Revelation, ang masama, ipapakasama pa, no? Pero ang balay, ipapakasama pa. Well, ito, kung makita natin ang meat of due season, meron tayong pagtitiis, may training, may requirement, ito po yung sinasabi na tayo ay wise. Tuloy po natin yung binabasa ng sa verse 45. Sino nga baga ang alipin tapat, no? At matalino na pinagkakatiwalaan ng kanyang Panginoon sa kanyang sambayanan? Ito, yung alipin tapat at matalino, pinagkakatiwalaan ng Diyos sa kanyang sambayanan. Ano ba yung sambayan nyo? Ito yung pamilya nyo. No? Ito yung binigay sa atin ng Diyos. No? Ang ating mga anak, ang ating mga kapatid, ang ating tatay. Kung hindi pa nila nalalaman to, tayo ang gagamitin. Tayo ang gagawa ng paraan, katulong natin ng Diyos, na tinanggap natin itong meat of due season. Upang sila ibigyan ng pagkain sa kapanahon. Sino ang bibigay? No? Sino magbibigay mga kapatid? Kung hindi natin ito gagawin, kung hindi tayo makipag-connect sa ating anak, kung hindi tayo kukunik sa ating Diyos araw-araw at kukunik natin sa ating anak, sino magbibigay sa libutan? No, mga kapatid. Tatawagin lang tayo, sir, man. Pero hindi pa tayo tatawagin. Pero hindi ko kayo mabigat, sir, sa mga bagay na Diyos ang mahala sa atin. Bawat ito sa atin. Hallelujah. Okay, tuloy po tayo. Huwag natin sarilinin ang biyaya. Ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina. Kapag yung biyaya ng Diyos ay sinarili natin, hindi natin ginagawa ang ating bibig, pinaparcel lang natin. No? Kung kailan na natin gusto gawin natin, na, no? Kung may nangyari na. Meron akong nabalitaan, pero hindi ako duration. May nangyari sa isa atin sa ating kapatid, no? Na nilamon ng bastos ng espiritu na ito, no? Isang kapatid din natin ang ginamit, no? Why? Yun po yung sinasabi ko sa inyo. Kailangan maging wise tayo. Ang isang magulang, kailangan mahal niya ang kanyang Diyos na nagbigay sa kanyang buhay. No? Kung tayo nasa meeting decision sa kapanahon, ilalagak natin ang ating oras sa ating mga. Well, kailan ba tayo nagkakaroon ng oras sa ating mga? No? Araw-araw may oras tayo sa ating anak, di ba? Araw-araw may oras tayo sa ating anak. Exercise natin yung Deuteronomy chapter 6. No? Sabi ng aking mahal na Panginoon, ayun, minsan pa rin ang sinasabi ko, no? Na kung gusto niyo maligtas, eh, hindi ko pangyayari ito. Kaya mga kapatid, narinig ninyo ngayon ang banal na kusay. Huwag na ninyong patigasin ang inyong mga puso.
exercise ourselves in humility. No? Yung papapakumbaba sa Diyos, ito yung papapalaki natin sa ating mga anak, no? Na lumalakad tayo sa misahe. Ito po yung papapakumbaba. No? Kasi pagka sinabi natin na malalim tayo sa mga bagay na ganito, ganun, pwede natin, ang konsist hindi nyo nakikita ang mga kapatid, para na natin pinatasang ating sarili, na pinaliligtas ako sa ganito. Nakuha niyo mga kapatid. Pwede ko sabihin na nagsishare naman ako sa iyo eh. Pero hindi natin nakikita. Meron tayong tinanggap niya sa akin, no? Ito po yung mabigat eh. Dito tayo pumunti ng Diyos sa mensahe nito. No? Ito yung mensahe na tinanggap natin, yung training natin. Yun yung mabukurot sa bawat isa natin. Sa bawat isa sa atin. No? Ang conscious na hindi natin namamalayan na yung humility na dapat natin magawa, no? Sa harapan ng Diyos, ay hindi natin nagagawa. Bakit? Kasi dun sa tinanggap natin yung sahe niya una, na meron tayong, nagiging busy tayo sa mga ibang party ng salvation, no? Kapalagin natin, mga ganun. Mga kapatid, sabi niya sa akin ng Diyos, paulit-ulit ko sabihin sa inyo, hindi ko pang nangyayari hindi ko kung ito lang makikita. It's very clear, mga kapatid. Ang dami nang pinakita sa akin ng mga Panginoon din sa church ko. Nung nakaraan, bago ko kinatanggal ang aking bisyo, nandito si Brother Francis, pinag-pray niya, sabi sa akin, hindi ko mag-pray, Brother Francis. Habang nag-pray ako, nakapagos ang aming kamay. Nakatali ko si Brother Francis. Ang kanyang likuran, nag-aapon, nag-alagalagalag. Pero sa tuwing bibigyan niya ako ng guidelines ko ang mga ito, ayoko sumunod. No, kasi may sarili naman akong feeling. Yun yung natutunan ko, nung namumulat ako, nung nagkaroon ako ng isip, kasi walang magulang sa akin, na nagpapahay sa akin na nag-guide. Meron yan yung nag-guide, pero hindi ganun pag siya lang. Hindi ganun matindi. Nakita niyo mga kapatid. Ang inaakaw, sabi-sabi na binasa natin kanina sa buko si Brother Banner, yung sambahinan, pumasok ang Diablo sa iglesia. Which is sa iglesia, yung house nyo, yung loob ng bahay nyo, no? Doon, ang consciously, doon na tayo tinitira ng kaaway, no? Sabi na ng aking barabera, si Papa, nangyatanggol ako. Wala nang ribot sa bahay, pumili naman yung pinasagabay ako. Pumili ng malaki TV, ayun yung malaki ribot ko. Hanggang ngayon, mga kapatid, nakikita ko yun, eh. Kaya ako umiiyak kanina, mga kapatid, iliban yung sa buhay ko pala. Ang consciously, no? Kaya nga sabi ko sa inyo mga kapatid, tignan nyo yung puso, baka may ibang Diyos yun. Kung ano yung pinagkakaabalahan nyo mga kapatid? Amen. Yung ibang Diyos. Na hindi connected. Na hindi natin naluluwalhati ang Diyos. Tuloy po tayo. Hallelujah. Exercise. Administration, no? Yung humility kasi, okay, balik mo tayo. Yung humility is a sign of true holiness. Yun yung ibig sabihin ng humility. It's a sign of true holiness. Yun yung ibig sabihin ng yung pagpapakumbaba. Okay, katulad ng mahal. Right? Exercise. Administration. Yung administration, hindi lang admin, no? Ito yung ibig sabihin. The actual managing. Yung actual na paggawa mo. Yun yung ibig sabihin ng administration. Eh kung papabayaan mo sa mga kapatid ng iyong pamilya, may actual na magawa? Wala, di ba? Hello, mga kapatid. Ang bawat isa dito ako. Sinasabi ko ito mga kapatid, isa rin ako dito. Samahan sa mga nangyayari mo. Wala actual, no? Yung administration, paano mo siya i-administrate yung pamilya? No? Kailangan, may actual, no? Kasi yun ang ibig sabihin ng administration. We are doers, not leaders in games. Tutu, 22 is our, yung meron na tayong faith. Yung faith natin, narinig natin yung sign ngayon, no? Pero yung without word, ito yung mabigat mga kapatid, no? Yung actual na manage natin sa, tinanggap natin sa mensahe, hindi natin nagagawa. Inaubayan natin sa ibang kapatid, no? Sila lang bahala nito. Ikilos mga balas nito. Hindi naman po yan, hindi naman po tayo labag doon. Hindi naman po tayo, ano, talaga totoo yun. Pero kailangan ng bawat isa ay may gagawin. Amen? Amen. Yun yung party natin.
yun yung party ni Noah, katulad natin. Para tayo tawagin ng Cornelius, tayo yun, kasi tayo yung tawag ng Cornelius. Hallelujah. Yung writing. It's our children because someday, sila ay papasok sa CN. So, no? Meron tayong mga kapatiran na CN, mga pumapasok na kasi sa mga bagay na din. Meron? Okay. Pero CN, but for the message that you hear is holy. Amen? Because inherit mo ang inyong anak sa pure religion sa takdang panahon. Sila ay magiging servant at co-creator ng Panginoon para sa mga bride. Okay, mabasa ako dito sa panalagumpay ulit, no? I was so blessed na meron tayong kapatid na brother Dan. Hallelujah. Paragraph 8 verse, page 8, paragraph 35. No? Ngayon, habang pinag-aaralan natin ito, ang layunin ko ito ay hindi lang ang kumarito upang makasama ko kayo. Sa puso ko mga kapatid, ganoon din ako kay brother Dan. Kaya kaya pa rin, layunin ko, hindi ko lang hindi kayo makasama ko ito. No? At gusto kong ginagawa iyon, ngunit kung may pagkakataon akong gawin iyon, ako'y magtutungo sa iyong, tahanan at kapapagkamay sa inyo at makipag-usod sa inyo. At mauupo sa talong sa inyong kumain. At mauupo sa lilim ng puno tao at makipagbentuhan at makikisama ng sandali. Ngunit kapag kumarito tayo, tayo ay narito dahil sa isa. Ano ba ang pinunta natin dito? Kaya tayo pumunta rito dahil sa isa tiyak na layunin. No? Tiyakin natin, mga kapatid. Tiyakin natin ang ating nilalakaran. Tiyak na layunin. Ito ang bahay ng pagtutuwid. Amen? Yung tiyak na layunin natin, ito yung bahay ng pagtutuwid. Sabi ni Brother Bang. Ito ang trono. Hallelujah. Ito ang trono ng Diyos. Amen? Ang pamilya ba trono ng Diyos? Amen? Amen? Kasi kung ang pamilya nagtatabukay, katulad ni Noah, hanggang sa generation natin, mangyayari yung kalulatian na nangyayari sa ginawa ng Diyos kay Noah, saka sa kanyang pamilya. Amen? Ganun din tayo, mga kapatid, hindi tayo makalimutan ng Diyos. No? Hallelujah. Ito yung trono ng Diyos eh. At ang kahatulan ay magmumula sa bahay ng Diyos. Amen? Amen? Ang kahatulan ay magmumula sa bahay ng Diyos. At dito tayo magsasama-sama, nagtitipon-tipon sa pag-ibig sa isa't isa. Sa paraang ang mga Kristiyano lamang ang makakagawa, ngunit ito ay nasa ilalim tayo ng pamamuno ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay nasa ating kalagitnaan. At narinito tayo upang salisikin ang mga pagkukulang. Hindi ko tayo mga pag-ibig para salisikin natin ang mga pagkukulang. Amen. Hallelujah. At kung paano tayo makakapagagapay mula sa kinaroroonan natin, patungo sa datong dapat natin kalagyan. At iyon ang pinag-aaralan namin. Pinag-aaralan ng mga ministro ang mga datong iyon para sa kanilang mga kongregasyon. Kapag nakita nila ang kapulangan ng mga tao, doon sila nagpapasimula. Okay, eto mga kapatid. Yung halimbawa, kung ang inyong mga anak, nakikita nyo, may pagkukulang, yun sila pasimulan. No? Ano iba yung pagkukulang nila ito? Si Brother Gerget, no? Nakita mo. Sa nakikinig, naglalaro na. Yung isang kong pagkukulang bilang isang magulang. Ministro ko ng tahanan ko, diba? Yun yung ngayon yung exercise ko. Yun ngayon yung gagawin ko kung paano siya pumukot sa nagsasalita sa harapan. Isang mababaw lang yun, mga kapatid, kasi lahat naman tayo, tiyak tayo ng dito, layunin natin upang makinig, search natin na lang ng mga pagkukulang. Kung meron tayong narinig, yun yung pagkukulang natin eh, di ba? Kung meron tayong tama, matatagdagan pa yun ng salita ng Diyos. Amen? Hallelujah! Kung hindi ng Diyos sa bago. Okay, tuloy po tayo. Pag hindi na lang. Hallelujah. Tiyak na luyin, na layunin, magsimula sa tahanan. Sa Acts chapter 1, verse 46, our house is temple of God. House is children. Why? The children must also share the parents into their parents. And parents must share also to their children. And we call that this the true overcomer. The essence of the true overcomer is the wisdom report. Amen? Yung ito po ang overcomer, yung pinaka-essence nito, yun nag-share ka, nag-re-report ka. Yun yung tinatawag ng wisdom report. No? Hindi lang ang magulang na nag-report sa anak. Hindi lang ang anak nag-report sa magulang. No? Konektado kayo.
Halimbawa, kaming talag ng bahay, apat kami. Tumitago kami, no? In the word of God, sa loob at sa basman ng aming bahay, kailangan, makakulit ako sa kanya. Hindi naman ako makakulit kung lagi ko kasama na. Hindi. Sa pag-uwi ng aking anak, tatanungin sa anak, ano sa ba yung school mo? Ginawa mo sa loob ng gabon? Ano ba yung mga natutunan mo? Ano ba yung gusto mong malaman na sinasabi ko sa iyo bago pa pumasok? Kasi gabi pa lang, mga kapatid, yung iniisip natin gagawin natin kinabukasan, umagawa natin yun. Overcome tayo, amen? Tatumpay tayo doon. No? Kasi gabi pa lang, meron na tayong plano. No? May plano na tayo para sa gagawin sa kinumagan. Ganun din, mga kapatid, sa pag-aantay natin sa mahal ng Panginoon. Yung plano na yun, kasi tinanggap natin yung tayo. Amen? Ang tinanggap natin yung tayo, yun yung plan, no? Na nagbumula sa Diyos. No? Amen? Hallelujah. Okay. Conclusion na tayo. No? Sa conclusion, sinasabi ko kanina sa Proverbs chapter 29, verse 15. The Lord and the proof give wisdom. Okay. Sino ba namamalo rito? Sino ba namamalo? No? Okay. Na tayo namamalo, no? At sino yung sumusuway? Sino yung nagsasaway? Amen? Tatanungin ko kayo ngayon. Huwag niyo sabutin na sa puso niyo lang. No? Ilang beses sa isang araw ninyo pinapalo ang inyong anak at ilang beses niyo sinusuway? Kayo makakasabit niyo, mga kapatid. No? Okay. Pero meron akong ano dyan. No? Meron warning ng ating Mahal na Panginoon. No? Sabi ng Mahal na Panginoon sa Hallelujah. Sabi ng Mahal na Panginoon sa Galatia. Huwag ninyong imungkahi ang inyong anak sa galit. No? Amen? Galatians? Ephesians 6:4, no? Huwag ninyong pumungkahi ang inyong anak sa galit. Kaya kung araw-araw nakikita sa inyong anak, ang inyong anak sa mukha ninyo, nakasimangot kayo, no? No? Imbis na lumapit sa inyong anak, nakasimangot kayo, lagi kayong galit. Ito yung sinasabi ng Mahal na Panginoon sa kanyang kalitaan. Kung tayo ay namamalo, huwag ninyong ipakita ang galit ninyo. Hindi tayo namamalo dahil galit tayo. Diba? Hindi tayo nasusuway dahil galit tayo. Yan tayo sinasabi. No? No, kung tayo ay magsusuway at mamamalo, huwag natin, hindi tayo galit. Bakit? Kasi ito yung nagbibigay ng karunungan, sabi nila. Ito yung tunay na karunungan. Amen? Kasi iba kasi mga kapatid, mga magulang, kapag namalo kayo may galit. Iba yun. No? Hallelujah. Okay. Yung conclusion natin, no? Think about this word. First, amen. Promote not your children to wrath. Kasi sinasabi ko kanina, no? Children, obey and honor your fathers and mother. Servant, be obedient. No? Tatlo to. Parents, children, servant. Parents, children, and servant, we hear the wisdom report. Hallelujah. Narinig ba natin yung wisdom report sa umaga nito? Yes. Hallelujah. We hear the wisdom report. We must follow the instructions. If not, there's a danger. If not, no? If we not follow the instructions, we disobey. No? We disobey. Masakit ito, no? Sa Exodus chapter 20, verse 17. Ang consciously, isa tayo sa kumabatay ng tao. Sabi ko ba? Kung hindi natin ginagawa ang mga bagay na to, hindi natin sinasaway ang ating anak, katulad na sabi ni Brother Branham, no? Pinababayaan natin sila magkasala. Ang pagkakasala ay kabayaran ng kamatayan. No? Ang consciously, ikaw nagiging particle tayo sa mga bagay na to. Kaya yung sinasabi ko kanina, na si ang magulang, ang tatay, ay may kasalanan din sa ginawa ng anak, no? Ang anak may kasalanan din sa ginawa. Hallelujah. Ang process ko, pinapatay natin sila. Pati ang sarili mo. Ito po yung conclusion ko. Ang process ko, pinapatay natin sila at pinapatay natin ang mga sarili. Ikaw, tayo yung gumagawa na sinusuway natin yung utos ng Diyos sa Genesis, sa Exodus chapter 20, verse 17. Thou shall not kill. Nakuha niyo, mga kapatid? Yun yung conclusion.
Ang consciously, kung hindi natin ito ginagawa, yun daw siya not feel, yun na yung ginagawa natin. Hallelujah. Thou shalt not fear unconsciously. And now, the Spirit give us wisdom. Binigyan na ba tayo ngayon ng karunungan ng Spirit? Amen. Hallelujah. Actually, hindi na naman ito bago, eh, no? Sinisigundahan lang ito ng mahalang Panginoon sa buhay natin. Ganun tayo mahalang Panginoon ng Diyos. Knowledge and understanding. May the great Creator bless us. Amen. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Pero ito po yung master key. This is the master key. Hallelujah. Halimawa, magtulungan ng bawat isa, no? Kunin natin ang bawat isa. Ang bawat isa sa ating mahal na Panginoon ay nakipag-usap, no? Araw-araw. Kahit saan pa, tayo magtulong. Trabaho, bahay. Kasama natin ang Diyos. Lagi natin ang lagi natin si Pinakamusap. And then, sa ating anak, ating mga anak, no? Kung tayo may mga anak, huwag natin ito. Kung tayo wala pang anak, extra po na natin ito. Someday, kayo magkakaroon ng pamilya. Hallelujah. Okay, let's stand up. Hallelujah. Na yeah, pero yun yung natin sa buhay natin. Yes, ay nabawat isa. Ang kanilang mga ginagawa ay papangiti natin ang ating Diyos sa mga oras. Hallelujah. Hallelujah. Thank you.
Thank you.